Maagang nag-ikot si presidential candidate Ping Lacson at katandem na si Senate President Tito Soto sa Fishport Complex sa Jensan. Game siyang bumati sa mga tao. Pero sa presscon, may pasabog si Lacson. Today, I officially announce my resignation as chairman and member of Partido ng Demokratikong Reforma, which effectively makes me an independent candidate for the presidency in the upcoming May 2022 elections. Ito'y matapos siyang abisuhan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez ng Partido Reforma kahapon na may i-endorso na silang ibang kandidato. Considering that it is at the behest of these top-tier officials that I was recruited as a party member and standard bearer and thereafter elected as its chairman, I believe it is only decent and proper, consistent with my time-honored, uncompromising principles to make this decision. Pero giit ni Lacson, hindi ito nangangahulugang aatras na siya sa kanyang kandidatura. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, tuloy ang laban hanggang sa dulo. Tila hindi naman nagpapatinag ang tandem na Lacson-Soto sa kabila ng pagbibitiw ng senador bilang chairman ng partido. Sa katunayan, mas ginaganahan pa daw ngayon si Lacson na tumakbo bilang independent candidate. Suportado pa rin siya ng kanyang running mate. Si Maranao in Jensan openly declared their endorsement of Lacson Soto and of course Senator Manny Pinyon. Did they ask our political party affiliations? They didn't care. Suportado pa rin siya ni dating Congressman Ashley Acedillo na nagbitiw bilang tagapagsalita ng partido. Nagbitiw din bilang chairman ng Partido Reforma sa Cavite si Rafael Rodriguez, kabilang ang mga leader ng partido. Gusto namang kausapin ni senatorial candidate Dr. Mingita Padilla si Lacson. Habang si dating PNP chief at senatorial candidate Guillermo Eleazar gustong mag-usap muna ang kanilang partido. Pero si Mansur del Rosario na nasa senatorial slate din ni Lacson, iba na ang susuportahan. I respect the decision of Senator Panfilo Ping Lacson. He is a good man. For me, there will be another presidential candidate that will win this May 2022 presidential election. And that is Vice President Lenny Robredo. Pero para sa COMELEC, walang legal effect ang pagbitiw ni Lacson sa partido. At sa gitna ng malaking pagbabago sa kanilang kandidatura, Bilaan, Maguindanao, Taosog, kapatid namin na mga Kristiyan, ang i-endorse namin pagka-presidente namin na si President Ping Lacson. Inabangan din sila ng mga taga-suporta sa Jensan Public Market kung saan suportado siya ng grupo ng mga negosyanteng Maranao. Chat Ansagay, ABS-CBN News, General Santos City.